kamay sabay nagmumuri dahil inako ng Kristong Hari kaligtasan ng kanyang lipi sa kanyang kinaluluglugan tinginig aming panambitan abang bayan at pag-ibig sa kandili niya nananabik bayan mo'y nagpungi sabay-sabay nagpuri dahil inako ng Kristong Hari kaligtasan ng kanyang lipi bayan ay nagpungi sabay-sabay nagpuri. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ginugunita si Papa San Leon, isang pantas ng ating simbahan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinahintulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayan ng nakatayo kay Apostol Pedro na batong matibay. Tugunin mo ang panalangin ni Papa San Leon at ipagkaloob mong sa paninindigan ang iyong sambayanan sa katotohanan. Ito ay mapatibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain. Mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa. Kayo na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyo ay kaloob ng Panginoon at ang kapangyarihay mula sa kataas-taasan. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat, kung hindi ninyo susundin ang kautusan, at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, madali siyang paririto at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kahabagan at patatawarin, ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay mahigpit na hahatulan.
ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man, gaano man siya kadakila. Siya ang may likha sa lahat, sa dakila at sa aba. Kaya't pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya, mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali. Ito ay mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito, may pagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral. Unawain ninyo ito at kayo'y matututo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap. Sa kamay na masasama, sila'y dapat na iligtas. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila, ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. "Hindi ba 10 ang gumaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos
kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Hindi ba't sampu ang gumaling? Nasa ng siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Mga kapatid, ito po ang mga naging tanong ni Jesus matapos niyang pagalingin ang sampung ketongin na humihiyaw mula sa kalayuan at humihiling ng kagalingan. Nasaan ang siyam? Hindi ba sampu ang gumaling? Yan yung mga tanong ni Jesus matapos niyang pagbigyan, matapos niyang pagalingin ang mga ketonging humihiling. Maintindihan natin kung bakit ganun na lang ang paghuhumiyaw ng mga ketongin para lang gumaling. Dahil alam nilang si Jesus lang ang kanilang pag-asa. Alam nilang mahirap ang magkasakit nang walang lunas. Pero nang sila ay mapagaling sa sampung na pagbigyan, isa lang ang nagbalik para magpuri at magpasalamat. Ang salitang salamat ay galing sa salitang Arabic na salaam. Nang ibig sabihin ay kapayapaan o peace. Kaya nga, kapag ang tao ay marunong magpasalamat, may kapayapaang taglay sa kalooban. Pansinin mo, anumang biyaya ang natatanggap mo, kung hindi ka marunong magpasalamat, walang kagaanan sa kalooban. Mayroong tatlong bagay ang pwedeng matutunan sa taong nagpasalamat kay Jesus. Una, ang pagpapasalamat ay pagkilala sa biyayang natanggap. Nang mapuna noong isang nagbalik na siya ay magaling na. Agad siyang nagbalik at nagpuri kay Jesus. Tanging ang tao lang na marunong kumilala sa biyaya ang makapagpapasalamat na kailanman hindi matututunan ng taong hindi marunong kumilala sa biyaya. Ito po yung pinagkaiba ng isang nagbalik matapos gumaling. Napansin niya at nakita niya yung kagalingang kanyang tinanggap. Yung iba, yung siyam, tumanggap lang pero hindi kinilala ang biyaya kaya hindi nakapagpasalamat. Tayong lahat, no? Nakarating tayo sa ganitong panahon. Baka naman magandang tignan ano yung mga natanggap natin. At nakarating tayo sa panahon natin ngayon para tayo ay makapagpasalamat. Pangalawa, ang pagpapasalamat ay senyales ng kababaang loob. Nagpatira pa. Alam niyo po ba yung nagpatira pa? Dumapa. Kasi medyo malalim, ano? Dumapa sa paanan ni Jesus at nagpasalamat yung isa sa sampung ketongin. At kung bakit hindi nakapagpasalamat ang siyam, ay marahil nakalimutan na nila ang lahat ng kanilang sakit
at pinagdaanan. Masyado silang nasabik sa kaginhawahan at kagalingan. Hindi po ba? Ang karanasan ng hirap, pagdurusa at kagipitan, ito yung nagpapababa sa atin. Kaya naman, yung mga nakalimot sa hirap, pagdurusa at kahit kagipitan ng mga pinagdaanan, kadalasan nagiging mapagmataas. Kaya nga maganda eh, no? Binabalikan natin yung hirap natin. Binabalikan natin yung pagdurusa natin ngayong maginhawa na ang buhay natin dahil ito ang magbabalik sa atin para magpasalamat. Ito ang magpapababa sa atin. Dahil ang mga hindi nakalimot sa hirap at pinagdaanan, sila ang nakakuhang magpasalamat. Pangatlo, ang pagpapasalamat ay personal na disposisyon. Yung isang nagbalik, personal niyang pinasalamatan si Jesus. Bagamat sampu silang nabiyayaan, ang kanyang pagpapasalamat ay kanyang pansarili. Hindi siya pwedeng maging kinatawan noong siyam para ipagpasalamat o ipagpasalamat sila. Dahil ang pagpapasalamat ay personal at dapat ginagawa at hindi pinapasa o pinapaubaya. Marami, no? Marami sa aking nagme-message at nagsasabi, Father, pa-Thanksgiving naman po. Father, pamisa po ako. Gusto ko lang po magpasalamat. No? Ang lagi kong sinasabi sa kanila, mimisahan natin, pero ikaw pa rin ang dapat magpasalamat. Ang pagpapasalamat ay personal na disposisyon at hindi ipinapasa sa iba. Hindi mo pwedeng sabihin sa iba na ipagpasalamat ka. Dahil ang pagpapasalamat ay pansarili at personal na disposisyon. Pagpapasalamat, isang disposisyon na naririnig bilang ekspresyon at nagiging ugali ng isang taong tumatanggap bilang kanyang tugon. Ito ang aral na tinuturo sa atin. Simple. Ang mga tumanggap, matutong magpasalamat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, labis na pagbibigay ng biyaya, kagalingan at kapatawaran ang Panginoon. Subalit ipinagwawalang bahala natin ang mga ito. Nakakalimutan natin siyang pasalamatan. Dalhin natin ang ating mga panalangin sa Kanya sa diwa ng pagpapasalamat. Ating sambitin sa bawat panalangin, sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang simbahan sa lupa, naway patuloy na hilumin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga may wasak na buhay. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Atin nawang purihin at pasalamatan ng Diyos sa mga biyaya ng buhay, pananampalataya, kalusugan, kaligayahan at alab ng pagmamahalan ng pamilya, kaibigan at komunidad. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Tayo naway laging magpasalamat sa lahat ng aspekto ng ating buhay para sa pag-ibig na ibinuhos sa atin ng Diyos noong ang kininya tayo bilang Kanyang mga anak. Manalangin tayo.
Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at galingan ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga yumao, naway mapabilang sa mga banal sa pagsamba sa Diyos sa langit. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Sa katahimikan, ating nilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin para sa aming mga buhay at sa bagong buhay na iyong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa iyo muling ihahandog sa'yo buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayon ang mga alay na naririto at nakahanda, ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa, upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng pook at ang mga tagapangasiwang iyong itinataguyod ay makapagpasalamat para sambahin ang ngalan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Leon ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu
ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Leon at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala." Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Aking
Magsitayo na ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ang banal na pakikinabang sa iyong sambayanan, hinihiling naming ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangangasiwang makapangyarihan, makamtan nito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang pananampalatayang hindi mahahati kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaging taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ay sa gisag ng ay